Morning guys. Usapang bully ulit tayo. But first of all, I would like to thank Terence Bernardo. Bro, thank you sa support, saka another FBI member si Brother Nate Lacanilao. Thank you bro sa suporta din. Namimiss ko na yung ano yung mag punta sa dog show na tayo-tayo ulit. Bro Terence, kailan ka ba uwi? Sana ano makauwi ka this year tapos attend tayo dog show. Marami ka nang namimiss bro. Tapos guys, may nagpapatulong regarding paano daw ba mag-vaccine kasi wala raw vet sa area nila. So ako ang may tutulong ko is to share you how I do it. Okay. So nagdrop yung ano mo, yung bitch, mga tuta. Siyempre kailangan laging malinis yung ano yung nipple nung ano nung bitch para pagka nagpa-dedica malinis. So hindi maiwasan na hindi magkaroon ng bulati yung ano eh, yung mga tuta dahil minsan madumi yung ano yung tummy or nipples ng ano ng nanay. So sisipsip ng mga tuta. So by the time na dumilit yung mata niya, normally ang pinaka earliest na pagdilit ng mata nila na ano na experience ko is 10 days. 12 days sigurado dilat na mata niyan. On the 14th day, kailangan magpurga ka. Pyrantel, yun yung gamit ko, yung nasa green na box. Sorry guys, last video nakalimutan ko. So yun, Pyrantel. Meron yung dropper, 1 ml, 1 dropper every kilo of your puppy. So kadalasan isang ganun, isang tuta, kadalasan na no. So ganun guys. After 2 weeks purga. Tapos susunod another 2 weeks after purga ulit. Tapos pagdating ng 45 days vaccine naman. Okay, salitan na lang yan eh, vaccine. After first vaccine, lumagpas yung 2 weeks again, vaccine ulit. So ano-ano yung binibigay natin vaccine? Yun yung kadalasan is 5-in-1 or 6-in-1, yun yung gamit ko. So paano daw mag-inject ng vaccine? Ang vaccine, normally pag bumili ka ng vaccine, nasa ano yan? Nasa 2 maliit na bote yan. So bibigay sa iyang kasama yung ringgilya or syringe. Yung syringe, ang gagawin mo kasi isang ano yan, isang powder na nasa maliit na bote at isang yung pinakatubig niya. So sasalin mo lang doon sa isang bote, haluin mo o shake mo ng konti. Tapos mag-ano yan, kulay pink. Yan, yung anong yan. Tapos kukunin mo, lalagay mo sa ringgilya, yung sa batok. Sa batok, yung balat sa batok, ang gagawin mo, iaangat mo siya. Ganito. Yan. Gagawin mo, iaangat mo yung sa batok. Balat sa batok. Tapos tutusok mo sa balat lang. Guys, ang pagtusok is pa ganun ha, huwag pa ganyan. Kasi pag pa ganyan, baka abutin yung ano, yung buto or may abutin na kung ano-ano. Sa balat lang, paano pa horizontal ba? Yes. Horizontal yung ano, yung ganyan. Tapos ano mo, i-inject mo. Mind you guys, minsan na ano, nabash na ako diyan sa ano sa pagtutusok ko kasi ginagawa ako
yung ring gilya or syringe, pag hinigop ko yung ano, yung pag nahigop na yung ano, yung vaccine do sa bottle, ano yan eh, puno, nilalagyan ko ng ano, ng hangin. Ng hangin. Bakit ko nilalagyan ng hangin? Para pagka in-inject ko, pag in-inject ko yung ano, lahat ng ano, lahat ng vaccine, lahat ng ano, no, liquid na vaccine dun sa loob ng ringgilya, makonsume nung ano, nung in-injectionan ko. So nabash ako, bakit daw ako nag-i-inject na merong bubble or hangin. Masama daw yun sa dog. Well, hindi niya kasi alam kung paano ko ano, hindi ko naman sinasagat kasama yung hangin eh. Tapos tinitignan ko sa ano, pagka naubos na yung ano, yung vaccine, tapos hangin na lang natitira, di hinuhugot ko na. So may siguro vet 'yon. Pero nung ano, nung tinignan ko yung profile niya, vet talaga eh. Tapos binabash ako, ba't daw ganoon, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, kung ano kasi yung ano, well, again guys ha, hindi ko nire-recommend to na ano, na gawin nyo. Kasi baka mamaya sabihin nila, I'm giving something na I'm not licensed. So, tumutulong lang ako dun sa kaibigan natin na nagtanong paano daw mag-vaccine kasi walang vet sa area nila. So, ang sinasabi ko, ganito yung ginagawa ko. Hindi ko sinasabing gawin nyo kung hindi nyo kaya. Baka ako masisi. Okay? Again, guys, ginagawa namin to nila Brother Nate. By the way, guys, support nyo rin si ano, Brother Nate Lacanilaw. Nag-vlog din siya. Tapos ang isang napanood ko na ano niya is yung distemper. Guys, summer season na. So ingatan natin yung aso natin. Tapos the reason why I'm not doing a video sa ano, heat stroke, kasi meron ng video si ano, si Brother Nate doon sa ano niya, sa YouTube channel niya, meron na siya. Hanapin niyo na lang yung ano niya, si Nate Lacanilaw. Ayun na. Meron na siyang ano, discussion regarding doon sa ano, heat stroke eh nung pinanood ko, it seems like kompleto naman. So hindi na ako gumawa nung ano, kasi kung ano yung sinabi niya, yun na rin halos yung sasabihin ko eh. Kompleto naman yun eh, yung detalye. Okay, so mabalik tayo dun sa isang tao na binabash ako, bakit daw ganon, mali daw, ikamamatay daw ng aso. Unang-una, hindi mamamatay ang aso kahit lagyan mo ng hangin yung ano niya, yung ringgilya niya. Maybe magkakaroon ng bad effect, pero hindi mamamatay dahil lang doon. Hindi. Unless sa heart mo i-inject yung hangin. Okay? So again, mabalik tayo. Pagka nasaksakan mo ng doon sa balat lang, magpatulong ka, may taga-alalay. Pag nasaksakan mo na yung bandang batok, massage mo. Bakit mina-massage? Kasi baka mamaya pagka saksak mo, tumama sa ugat, tapos may ipon dun yung ano, yung liquid form ng vaccine. So massage mo muna right after, no? Massage mo siguro mga 2 to 3 minutes, mamassage mo lang na ganun yung pinag-inject mo. Minsan, pag hinabot kasi yung ugat, nagkakaroon ng bukol. Minsan tumatagal yung bukol. Mga 2 to 3 days kanyan, pero mawawala din yun. Okay, so yun lang, yun ganun yung pagpa-vaccine. Tapos every 2 weeks vaccine ka. Ako kasi nag-out ako, kung ako papipiliin, nag-out ako 3 vaccines na, pero may mga ano na nagmamadali, 2 vaccines lang inaabot, kinukuha na nila yung puppies. Tapos at least mga 5 na deworm every 2 weeks from the first 2 weeks
na pinanganak siya, every 2 weeks na yon hanggang maka-5. Ayun. Guys, be responsible enough. Kung magbi-breed ka, be responsible enough to give those vaccines and the worms updated. Para naman, as a breeder, you have the responsibility of taking good care of the puppies bago mo i-out, kasi nakakahiya. Una, nakakahiya sa buyer. Pangalawa, yung aso dapat in good condition mo i-release para walang issue. Minsan kasi nagkakaroon, minsan padala mo sa buyer in a good condition, tapos pagdating dun sa kanya, nanlata, namatay. Guys, ipakita nyo one good way of letting the buyer or your customer ipaalam na in good condition yung aso nyo. Pag bumisita siya sa inyo, make sure na makikita niya yung aso katabi ng mga kapatid niya or may kasamang mga tuta. Make sure na makikita niya yun. Kasi pagka nakita niya yun, pwede mo sabihin, okay, tamo, dyan ko kinuha yan. Ibig sabihin, kung halimbawa namatay yung tuta na binigay ko sa'yo right after nagpapadala ko sa'yo, ibig sabihin, hindi na sa akin yun. Kasi dapat nahawa itong mga tuta rito. Labas mo na yung tag na inano mo. Tapos, ihalo mo, ilamas mo sa dog food. Yan guys, katulad yan, magpapakain kami ng aso. Meron ako pinabalatan na ano, kasi maraming saging na ma-overripe na. Hindi namin naubos, isang piling kasi yun eh. Kaya, isasama ko dun sa dog food. Kakainin naman nila yan sigurado. So, balik tayo. Pagka nakita ng buyer na ganun, pwede mo nang i-contest sa kanya na hindi ako ang dahilan kung bakit namatay yung tuta. Kung halimbawa nagkasakit kasi yan eh, paniniwala ako, once na nabili mo na yung tuta, pag tumagal na ng 3 days sa'yo, halimbawa inuwi mo sa inyo, ako kasi pinapavideo ako, bro, pa-video naman ng tuta kung masigla. Makikita mo masigla, kinabukasan ganun ulit. Kung masigla, masigla naman. So, on the 3rd day, 3 days kapag hindi walang hassle yung condition ng tuta, ibig sabihin normal yan ng nakuha mo. Okay? Iba kasi ginagawa nila, sinisisi nila ng sinisisi. Ba't sisisi mo yung ano, yung breeder kung maayos yung ano. Baka mamaya sa inyo nagkasakit. As a buyer naman, ang responsibility niyo is try to check. Pagdating sa inyo, titignan nyo kung ano. Eh ako kasi para wala lang talo. Basta yung halimbawa yung buyer. Siyempre, kadalasan yun, may kulang ng mga buyers eh. Tapos sinabi niya, namatay yung tuta. Dapat pinakita mo sa akin, ano, para lang walang ano, sige, huwag mo nang bayaran yung kulang. Pero yung sasabihin mo na, papalitan ko yung tuta, at hindi mo ginawa yung usapan na natin na ipakita mo sa akin yung video pagdating doon, eh parang masakit naman sa loob ko yun. Saka as a responsible breeder, dapat magkaroon ka ng puso dun sa tuntang iakos mo, kasi buhay yan eh. Hindi, huwag yung puro pera ang ano ko, kung hindi mahalaga yung aso ko, ayokong i-out eh, dun sa tao na gusto bumili. So, I hope may natutunan na naman tayo dito sa video na to. Dun sa nagtanong kung paano mag-vaccine, kung meron ka pang additional questions, just let me know. Kung alam ko naman yung, kung may info naman ako about that, gawan ko ng video, send ko ulit sa'yo. So, wala na siguro kung ano, nakalimutan. Ay, by the way, isisingit ko na rin kung paano pagpurga right after ng mga 4 months na. Ako kasi ginagawa ko, pagka medyo malalaki na, ginagawa ko, inaano ko na, every 3 months na ako nagpupurga ng malalaking aso. Kasi, ano naman yan eh, alam ko naman yung mga aso ko na hindi
hindi nakakain ng madumi, kaya okay lang every 3 months yung purga. So ganun lang guys. Meron last time meron akong friend na ano eh, nagsabi sa akin eh, meron siya nabili na aso, tapos yung aso niya malaki na, pagkabili niya grabe, may nilabas na ano, na bulate. Kaya ang nag-aasikaso lang kasi nun, kennel boy, so hindi na mo monitor. So malalaman mo naman eh, pagkatuyo yung itsura ng aso, most likely meron eh. Kaya lang sa mga ano naman, nagbebenta, nag-aawit ng aso, mixto naman yung aso, wag naman ganun. Kawawa naman kasi malaking pressure rin yung ano eh, yung pagkakabili ng tao. So tinuro ko na lang siya paano gagawin. Tapos sabi ko, baka meron pang itlog yan pagka-purga mo. Every 3 months muna, mag-purga ka. O kaya yung lumabas ka ganun. Kaya on the, after 2 months, purga ka ulit. Tignan mo lang, just to make sure na wala. Eh, baka biglang mag-hit yung aso. So, again guys, maraming salamat. Until sa next video ko. Okay? So, kita-kits ulit.